kasur. Huwag mo na tita ako. Pinagtahanan ko rin yan. Kawawa ka rin. Halika. Halika, anak. Jang. Kawawa ka naman, aso. Hayaan mo, anak. Sandaling panahon na lamang. Matatapos na ang paghihirap mo sa akin. Jang. Jang, huwag kayo magsalita ng ganyan. Lalakas pa kayo. Napakahaba ng pananatili ko sa mundong ito. Pero kahit anong mangyari, masaya ang naging buhay ko. Salamat sa'yo. Jang, ako nga po ang napakalaki ng utang na mula pa nang isilang ako. Kaya na nag-alaga sa akin. Ngunit anak, hindi dahilan para bayaran mo ako ng buhay mo. Asun, mayroon kang sariling pangakailangan. Naintindihan mo ba ako, anak? Ayoko maging sagabal sa'yo. Hindi. Hindi ka sagabal, Jang. Ginagawa ko ito kasi gusto ko. Dahil mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Ponyeta! Hindi ko malaman kung saan ka nagmana ng iyong mga kalokohan! Ikaw lamang ang nag-iisa sa ating pamilya! Ang tarantado! Kaya sa ginawa mong yan, ikaw ang may kasalanan. Panagutan mo ang iyong ginawa. Yan! Yan na nga ba sinasabi ko sa iyo, Simon? Ikaw na ang gumawa ng pabor dito sa pamangkin mo. Kahihiyan pang inabot natin. Ano ba ang gusto ni Don Leo? Ano pa? Buntis si Silvia. Nabuntis mo, kaya kailangan pakasalan mo siya. Tia Rebecca, Tia Simon, hindi nyo lubusang kilala si Silvia. Hindi lang naman ako naging lalaki sa buhay niya. Masasabi mo ba yan kay Don Leo? Oy, Naldo! Kung tarantado ka, mas tripling tarantado sa Don Leo. Sinasabi niyang ikaw raw ang ama. Alam ko, at alam mo yan. Tiyo Simon, ayokong pakasalan si Silvia. Kung hindi mo sa gusto, bakit mo pa pinaabot sa ganito mga pangyayari? Kung hindi mo siya tinarantado! Kung hindi ka nagpagtalik sa kanya! O, Inaldo! Huwag mo kong hamunin! Sa ayaw mo sa gusto mo, harapin mo si Don Leo! Kung hindi ka lang sana pamangkin ni Simon, alam mo ba kung ano sana ipinautos ko? Kaya kita ipapatay. Don Leo. Hindi pa ako tapos sa aking gustong sabihin. Pinagkatiwalaan kita. Dahil pamangkin ka na aking kaibigan. Pagkatapos, ganito pa ang ginawa mo sa aking anak? Kasalan mo si Silvia bago kumalat itong skandalo. Don Leo, aksidente lang po nangyari. Subukan mong tumutol. Subukan mong takbuhan ang aking anak at matatagpuan mong iyong sariling nakabaong sa lupa.
promise. I'll be good. I'll change. I'll do anything you want. I'll be a good wife. I'll work hard at being a good mother. Sylvia, ikaw may gusto sa nangyari. Ikaw lang ang nagpumilit. Pagkatapos akong pasasagutin mo ng problema? Dahil kahit ano pa man ang gawin mo, bahagi ka ng problema. Ito ay ating problema. Naldo, hindi nagbibiro ang papa. Kung iniisip mong tatakasan ako at ang aking anak, huwag mong sabihin, hindi kita pinaunahan. Itong ating family code na ito, na nagsasabi na kung wala pa sila 18 taong gulang, bali void yung kasal na yan. Kaya kung ipagpapatuloy natin ang kasal na yan, di bali useless din. Walang status of marriage na lalabas dyan. Kaya yun ang malaking problema, lalo na sa mga bata ngayon, na nagkakaroon ng suliranin kagaya ni Lotlot at saka ni Munching. Kasi ang batas dapat, it should give life, not kill. So, in the case, let's say, of these two young people, I think we should even sympathize with them and appreciate their intention to get married. Kasi gusto nila ma-legitimize ang kanilang relationship at pati ang offsprings nila maging legitimate. Hindi yung kagaya ng iba dyan na pwede nang magpapakasal, ay magpapakasal, naging illegitimate tuloy ang mga anak nila. Sleep.
after all the intrigues, you know, and after the hassles because of the new family code, I'm very happy that finally the two of them are married, because that's what they have really been wanting. They really wanted to get married. They love each other very much. Well, masaya ako at matapos na lahat. And I'm very happy na maraming dumulo. Kahit na marami nagsasabi na hindi matutuloy, pero at least natuloy din. At saka at least magandang intention ni Monching at saka ni Lotlot. Yun ang pinaka-importante.